Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Ralph Roger Tagaw, ang inyo pong accountant broker, na kung saan tayo po ay magbabahagi ng mga topics tungkol po sa pagdagdag ng kaalaman para po sa ating ikaunlad ng ating buhay. Ganun din po sa pagbili at mga proseso ng pagkuha po ng ating pong sariling bahay at mga topics po na pwede pong magpalago ng ating pong hanap buhay. Samahan niyo po ako ngayon para po sa ating live stream na kung saan live Q&A po tayo. At ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa mga proseso at sa pagbili po ng ating sariling house and lot. Kung kayo po ay may mga katanungan about po sa pagbili ng house and lot, sa housing loan po sa pag-ibig, at iba pa pong related sa real estate, ay pwede po kayong mag-comment habang tayo po ay naka-live. Habang po tayo ay naghihintay ng mga comments, ayan nyo po akong iset lang yung aking FB profile into public para po makita din ng atin pong mga FB friends ang atin pong live. Hindi po kasi siya automatic no na naseset into public kapag po dito sa ating live stream apps. Anyway, habang waiting po tayo sa ating mga comments, i-share ko po sa inyo ang akin pong YouTube channel na kung saan marami po tayong pwedeng pag-usapan dyan na mga tanong, no? Especially dyan po sa aking comment sections. And bukod dyan, pwede naman po nating i-cater yung atin pong mga live na questions po, no? So anyway, magandang araw po sa lahat. I hope nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa. And kung nasaan man po tayo, all the best po sa ating lahat. Okay, edit ko lang po yung audience dito po sa ating live. Ayun, okay na. Good to go na po tayo sa ating pong Facebook profile. So anyway, habang waiting po tayo at ma-maximize po natin ang ating pong live, no? I-check po natin ang ating pong mga YouTube comments. At pag-usapan po natin dito yung mga questions. Kay Miss Jasmine Sapanta. Check lang po natin kay Miss Jasmine Sapanta, no? Hello po. Ask ko lang po, pwede po ba ilipat agad sa name ni buyer kapag binili na po yung pinapasalong bahay ni seller? Kapag po ba in-house financing, mas mabilis ang proseso sa paglilipat ng pangalan? Maraming salamat. Pagdating po sa in-house financing, ang in-house financing ay isang developer-assisted housing loan. Ang paglipat po o pag-transfer ng title, even hindi pa sa law, na kung kayo po ay usual buyer pagdating po sa in-house financing, ay kapag po fully paid na yung in-house loan. Usually po sa mga in-house financing, 10 years po ang maximum na loan term. Bagamat may mga developer like 15 years, pero ang usual po ng mga developer pagdating po sa in-house financing ay mga 5 to 10 years lang po ang loan term. So, pagdating po sa transfer of title, kapag po na fully paid na mismo yung in-house loan, saka lang po ililipat. So, sa mga cases ng kagaya po ninyo no, na sumalo, okay, kumuha ng bahay through pasalo pero naka-in-house financing, pwede nyo pong i-coordinate yun sa developer na kayo na po ang new buyer para po pag dumating na yung panahon na ililipat na po yung title from the developer sa pangalan po ninyo, diretso na po sa inyo. Kasi kung halimbawa hindi nyo i-coordinate sa developer tapos ililipat sa name ng original homeowner, tapos na i-transfer na nila, tapos itatransfer ulit sa pangalan ninyo, so madodoble po yung inyo pong mga babayaran. Kasi syempre may corresponding ano din po yan, registration ko sa Registry of Deeds, yung mga taxes na babayaran sa BIR, which is sagot naman ng developer yon. Kaya lang kasi kapag ililipat po sa original tapos mula po sa inyo, iba na pong taxes ang involved doon, like may capital gains tax na doon, may documentary stamp tax na doon,
Kasi nga, kumbaga, hindi na sa developer yung transfer, no? So, kumbaga, ang mayayari, developer to original buyer, then original buyer mula po sa inyo. So, pagka ganun, capital assets na po kasi yun sa part ng original buyer. Thus, ang masasubject po sa capital gains tax, saka documentary stamp tax. Unlike po kapag mula pa sa developer, hindi po siya subject sa capital gains tax or documentary stamp tax. Kasi usually, registration cost lang sa RD, ganyan lang po yung binabayaran ng developer. Saka, ang tax po kasi doon dahil ang developer, ang housing developer ay nasa negosyo ng pagbebenta ng property o sa pag-develop ng property, it's either ang kanya ay value-added tax o di kaya yung percentage tax ang kanyang babayaran kung non-VAT siya. So ganoon lang naman po ang sistema doon. No? Kaya kung kayo po ay kumuha ng pasalo through in-house financing, basically hihintayin pong ma-fully paid. Pero i-coordinate nyo na po sa developer kasi handle naman po ng developer pa ang kapag po mga in-house loan. Unlike kapag po through pag-ibig or bank, merong mga certain period na kahit hindi pa fully paid ang housing loan, ay tinatransfer na po sa buyer. For example, ang usual po natin sa mga developer, in 2 to 3 years, itatransfer na po nila yung title doon sa buyer kahit po 30 years pa ang kanilang housing loan term. Ganun po yun. May mga developer naman like sa mga retail housing na bago po nila i-process yung loan, kailangan ready na for transfer. Like meron nga yung within 6 months na itatransfer na po nila yung title ng kahit hindi fully paid yung housing loan. So ganun po ang atin pong proseso. Pero dahil in-house financing, hihintayin po talagang matapos ang pagbabayad po ng housing loan o yung loan term po natin. Okay? So, susunod po natin. Basahin lang po natin dito. Kay Len B. Mampolino. Basahin po natin yung question ni Len B. Mampolino. Magkano po ang makredit sa principal if mag-advance to principal ka? Example, 50,000 ang advance to principal mo. 50,000 din po ba ang mababawas sa mismong principal? Okay, sagutin po natin yung katanungan ni Len B. Mampino. Ang advance to principal or advance payment applied to principal ay isang paraan para yung housing loan term natin, like 30 years maximum loan term na sobrang tagal, mapaiksi yung ating housing loan term. Kapag po tayo nagbabayad ng applied to principal, we make sure po dapat na nababayaran po natin updated yung atin pong regular na monthly amortization. Kung let's say 50,000 ang binayad po natin at hindi bayad po yung ating monthly amortization, assuming meron tayong 8,000 per month na monthly amortization. So kung nagbayad tayo ng 50, so yung 8,000 doon, bayad yun sa usual nating amortization. Pero yung 42,000 na balance, ibabawas yun sa buong outstanding balance ng ating loan. Kaya malaki din po ang mababawas kasi ang regular monthly amortization po natin, malaki po yung interest noon. Example, ang usual po natin like 1 million na loan, no? Let's say ang interest rate ng pag-ibig ay 6% per year or 0.5% per month. So, i-divide mo by 12, no? 6% divided by 12 is 0.5%. Eh dahil nagbabayad ka monthly, so i-convert mo into monthly ang interest. ang 1 million loan ay nasa nasa 5 to 6K monthly amortization yan. So, let's say, for example, 6K monthly amortization tayo, no? So, kung 1 million times 0.5%, that is 5,000. So, meaning to say, ang 6,000 na monthly amortization mo, 5,000 na pupunta sa interest and 1,000 lang yung babawas outstanding balance. Kasi ang trajectory ng housing loan kasi, sa simula ng ating pagbabayad, malaki talaga yung interest. So, dahil malaki yung ating loan amount. Pero through time, dahil bumababa ang ating loan amount, bumababa din ang ating interest, total interest. Kasi nga, ang interest ay loan amount times interest rate. So, bumaba ang loan amount, so bababa din ang interest. Kaya yung binabayaran mo, let's say, fixed na 6,000 monthly, kung sa simula ay 5,000 ang interest, 1,000 lang nababawa. So, lumiliit yung interest through time. Diba?
hanggang sa konti na lang yung balance mo. So ang impact ng applied to principal, kung binayaran mo tong 6K, 1K lang na bawas sa outstanding balance, you, kung nagbayad ka ng 50K, so 6K halimbawa, sample, no? Yung 44K, bawas doon sa outstanding balance. So ibabawas ng buo. So walang interest yon. Kaya mabilis siyang, ano, mabilis siyang mabayaran. Kaya po sa ating mga home buyer na let's say maximum loan term sila dahil sa salary, no? Kasi tatanungin ng iba, no? Sir, bakit ba hindi na lang pwedeng 10 years to pay? Bakit hindi na lang ba pwedeng 5 years to pay? Hindi po siyempre pwede kasi basta-basta, hindi po yun automatic kasi mas maiksi po yung ating loan term, mas malaki yung monthly amortization natin, mas malaki yung required salary. So kahit gustuhin mo halimbawa, sir, gusto ko 10 years, pero kung ang monthly naman, hindi mo naman kaya, tapos yung required salary, hindi ka qualified, so hindi ka rin talaga maku-qualify for that. Kaya nga, yung iba, nagma-maximum loan term sila dahil yun lang yung kanilang capacity to qualify or capacity to pay, no? Kaya walang magagawa doon sa mga, 30 years loan term lang pala yung pwede sa akin. Kasi yun lang yung pinakamababang monthly at yun lang yung pinakamababang required salary. So ganun. So pag ganun ang case mo na maximum 30 years, of course syempre ang inisip mo, tagal namang bayaran 'yan. Ang laki na ng aking ano ng monthly payment ko sa loob ng 30 years. So i-compute mo 'yon, 'di ba? Parang ganun. So ang gagawin mo talaga apply to principal. Kaya po 'yon sa ating pong question, no, kay Ma'am, no. 'Yun po. Kung nagbayad kayo ng 50K tapos assuming 8K o 6K yung monthly niyo, i-apply mo na yung 6K sa inyo pong regular monthly amortization and yung balance po na 44K, ibabawas ng buo sa mismong loan amount po ninyo. Okay po, so yun po ang atin pong kasagutan pagdating dyan. So anyway, I think may mga nagko-comment po sa ating ano comment section, no, sa ating live, no. Hello po pala, magandang araw po sa inyo. Shoutout po natin ang atin pong mga viewers right now. Ronald Ibana, okay. Ibana, okay. Yung bahay na kinuha ko sa Tansa, bayad na po ang DP ko. Pero wala pa din na-construct. Pwede po babawiin ko ang lahat ng nahulog ko since sila naman ang may kasalanan. Kanino po ba pwede humingi ng help? Sir Ronald, no, sa mga cases po talaga ng mga housing project, no, kailangan po nating malaman yung status po ng ating inavail na housing project. May tinatawag po kasing pre-selling status, no, in terms of the stage ng development ng particular project, may pre-selling status na yun po yung mga damuhan pa lang, maglalang development pa lang, and then may mga ongoing construction na status, like nagagawa na dyan ng nagko-construct na unti-unti ng bahay, and then merong mga constructed phase na which is usually sold out na sa mga ganung status, no. Kapag po tayo nag-avail ng mga pre-selling status, regardless kung babayaran mo agad o full payment mo agad yung down payment, eh, hindi ka po rin po talaga makakalipat, no? Kasi ang land development pa lang, 1 to 2 years na po yan ang inaabot. And then, yung pagkoconstruct pa, ang pagkoconstruct naman ng bahay, mabilis lang yan. Usually, mga 6 to 8 months lang yan, depende sa klase ng bahay, no? Bagamat may mga developer na mabilis ang paggawa dahil yung technology, like precast technology, mabilis na lang, di ba? Parang hinuhul mo lang, ganun, no? So, ibig sabihin, baka po pre-selling status yung inabil ninyo. So, meaning to say, nag-pull down payment kayo agad, pwedeng ganun po. Pero yung expectation po ng turnover, expect po natin like 3 to 4 years. Sa amin po, we are very ano din naman, upfront, we are very ano, we inform well ang aming client. Ma'am, pre-selling status po yung ina-avail natin, ma'am, ha. So 3 to 4 years po ang atin pong hihintayin. Even po mag-pull down payment kayo, eh ganun po talaga ang ating proseso. Kasi lupa pa lang yan, eh matagal po talaga maghukay, matagal po talaga mag-land development. Kaya nga usually sa mga pre-selling status, makakita po tayo dyan ng 30 months to pay, 28 months to pay, yung iba pa nga mga 36 months to pay. So mahaba yung down payment terms. Kaya po hindi talaga natin na ma-expect na mati-turn over ang ating unit. Now, if ang case naman ay talagang 4 to 5 years na, wala pa po kayo nakikitang development, eh, ibig sabihin yun, meron na pong something dun sa developer, no? Or maybe pwede na sabihin, kasi nagkaroon ng pandemic, na-apekto ang lahat-lahat. So, possible, 1 to 2 years na-delay, no? Parang ganun. Pero, worst comes to worst, hindi ko po alam yung buong yung kwento. So, pwede naman po kayo lumapit sa DHSUD, no? Department of Human, Department of Human Settlement and Urban Development. Okay, so, yun po yung pwede nyo pong lapitan, no?
na pwede nyo pong sabihin yung case niyo. Pero kung case lang ay nagbayad kayo agad ng full down payment, pero pre-selling status yung inavail po ninyo, hindi po talaga natin ma-expect yun, sir, na meron ng ginagawang bahay. Kasi po sa mga usual na pre-selling, 3 to 4 years po ang ating hihintayin pagdating po doon. Okay po. Chris Daniel, hi Chris, magandang araw sa iyo. Thank you for watching. Mark Angelo, Pidlawan Castor, sobrang informative ng mga content nyo po. Salamat, salamat sa inyo. Fix po ba yung monthly dues? Then kapag sa IPEC po ba, ano po mga requirements bago makapag-renovate? Parang narinig ko kasi na need mag-advance payment ng 2 years bago makapag-renovate. Isa sa aming main focus na developer ay IPEC Homes. Pagdating sa monthly dues, nakadepende na yan sa mismong subdivision. No? Kami dito, nakatira din kami sa project ng IPEC Homes. Dati 100 per month, yun yung average ng monthly dues. No? Very affordable at very low talaga naman ang HOA dues sa mga ganitong housing project ng IPEC Homes. No? Unlike sa mga condo o usual na subdivision development na medyo mas medium cost o mid cost or medyo high end, no? Mahal talaga doon, no? Kumbaga sa condo nga parang yung binabayad mo na monthly sa affordable housing eh monthly dues pa lang sa condo, no? Kaya sa mga wise talaga financially, no, why not be practical, no, na sa affordable housing tayo bumili, no, parang ganun, para of course financially marami kang may ipon, di ba, na pwede mong gamitin sa investment or sa negosyo, no? Parang ganun. So, pwedeng ganun po ang concept natin. With regards to renovation, ang IPEC Homes naman, total yun po yung tinatanong niyo, sir, no? Bagamat iba rin naman ang proseso ng ibang developer. Ang IPEC Homes, with regards to renovation, may tinatawag tayong minor renovation saka major renovation. Pag minor renovation, ito yung loob lang ng bahay. Okay, papintura, paggawa ng mga kwarto, yun ang minor renovation. Dapat naka 3 months ka lang monthly amortization sa pag-ibig para makakwalify ka na pwede ka na mag-apply for minor renovation. Kapag major renovation naman, 6 months ang monthly amortization mo sa pag-ibig. Of course, syempre may mga construction bond yan na kailangan yung bayaran. Yun yung security kasi baka yung kunin ninyo na contractor or manggagawa na magre-renovate, may ma-violate sila, 'di ba? May masira sila habang gumagawa, masiraan nila yung pipelines, ganyan-ganyan, 'di ba? O nagtimpla sila ng semento sa kalsada, nagbukol-bukol na yung kalsada, mga certain things na ganyan na pwedeng mangyari. So 'yun ang purpose ng construction bond. So anyway, I hope na answer ko yung inyong katanungan. By the way, 30 minutes lang po tayo magla-live kasi meron po kaming Zoom meeting ng 10 a.m. So I'll try po na masagutan lahat na nagko-comment dito na lang po sa live siguro, no, ng mga questions. Kay Chen W. Hello sir, if mag-transfer ng name of house and lot title from deceased spouse to living spouse, need po ba ng lawyer? Paano po mag-compute ng estate tax? Pupunta po ba sila sa BIR para doon? Pagka deceased po kasi, yung estate, yung property, bago ma-transfer po talaga yan, magbabayad po ng estate tax. Meron pong computation ng estate tax. Maybe one of my topic sa mga susunod na linggo o susunod na buwan, I cannot commit right now po, no? Ang pag-usapan po yung mga taxes. Halimbawa, kapag po namatay, so estate taxes po. Kapag ka nag-donate, donor's tax, so iba-ibang klase ng tax, no? Na marami po tayong pag-aaral. Ako naman, as a CPA, as Certified Public Accountant, bagamat matagal na rin po kung di nagpa-practice, no? Siyempre, nasa negosyo na po tayo. Of course, siyempre, yung principles behind that, aware pa naman tayo, alam pa naman po natin yan. So, magre-research back ulit kung ano ba yung mga updated kasi pwedeng nabago yung rate, pwedeng nabago yung treatment ng certain principles, kung ano ba yung i-include, ano ba yung mga i-exclude, mga ganun po. Pero anyway, yung actual at details po, ilalagay ko rin po sa aking mga gagawin po na topics, no, so pagdating po doon. Pero yun, ma'am, ha, hindi po siya maitatransfer kung hindi po magbabayad ng estate tax. Okay po, so ganun po. Pero balikan ko lang, ma'am, ha, kapag po kasi halimbawa mag-asawa, okay, kapag po kasi mag-asawa, dalawa po kayo sa title niyan, hindi mo po kailangan i-transfer sa inyo. Okay, clarify ko lang po yan, ha. Or baka mamaya property niya yung dati, nakapangalan na sa kanya nung hindi pa kayo mag-asawa. So, syempre, kailangan i-transfer yon. Pero kung in-acquire niyo po yan during your marriage, of course, syempre, dalawa po kayo sa title talaga if during your marriage yung in-avail. So, ang tanong na lang dyan, kung ililipat sa mga anak. Okay, yun pala, naalala ko lang.
Paring Castor, fix po ba ang price ng monthly dues? Sa mga developer, yes, nag-fix po yun. Pero nagbabago po yun ha, through time. Depende po doon sa expenses ng buong subdivision. Kasi po, syempre, dumadami yung tao. Maybe tumataas yung sweldo ng mga guards, yung maintenance, yung mga street lights, tumataas, di ba? So, syempre, tataas din po yun. Especially kung meron ng nag-handle na homeowners association. Of course, syempre, kailangan makover expenses. Otherwise, sino magpapaluwal po ng expenses? No? So, pwede rin pong tumaas yung expenses ng particular subdivision. Good morning po. Paano po ang pagbabayad ng amilyar after turnover po ba na magbabayad? Na po, bank financing po. Depende po sa developer, sir. No? Yung mga hawak naming iba, usually po 2 to 3 years after loan takeout, sila na po yung in charge. May mga developer naman po, after loan takeout, sila na po yung magbabayad ng amilyar. So, itanong nyo po sa developer, maybe i-course through nyo po sa agent kung ano po yung sistema ng pagbabayad po ng amilyar. Okay, iba-iba po kasi per developer. Paano po process sa pag-renovate ng APEC homes para malaman? Okay, so nabanggit ko na po kanina sa renovation, minor or major renovations po. Pwede po natin gawin. Okay, you're welcome po sa inyo. Randy, magandang umaga po sa Ralph watching live from Melbourne, Australia. Okay, magandang umaga po sa inyo Sir Randy at sa atin pong mga kababayan na Pilipino diyan po sa Australia, no. By the way, May 15 to 20 nasa Australia po kami, travel incentives po ng APEC Homes para po sa amin na mga qualified na brokers and sellers, no. So, yun naman po yung ating mga fruit of our hard work and labor. Sa tagal na rin po natin sa real estate since 2012. Mula po nung nag-part-time tayo and then since January 2015 na full-time naman po tayo, no. Actually mag 10 years anniversary rin na ako na full-time next year January 2025, no. 10 taon na na walang trabaho, na regular trabaho, no. Napuro na po sa real estate. So napakabilis lang po pala ng panahon, no. Parang ganun. Okay, kabahay goals sa mapagbalang araw sa iyo. Okay, okay, sa kabahay goals, isa po sa ating partner sa real estate, kay Ma'am Eddie Troque, magandang araw po sa inyo, dito po sa atin. Okay, okay, kay Ate Elichita, magandang araw sa iyo. Kay Elsa, magandang araw. Salamat sir sa pagsagot, more power po sa live mo po. Okay, you're welcome po sa inyo, Sir Ronald. Okay, so basahin lang po natin itong mga to. Kay Ate Marlene from Hong Kong, magandang araw. Kay Shie, magandang araw. Good morning Sir Ralph, ganda po ng backdrop. Okay, I hope nagustuhan niyo po yung atin pong ano, no, yung atin pong background sa ngayon, no. Ito po ay courtesy ng House Creatives, no. Nag-attend po tayo ng bootcamp last Friday to Sunday at marami po tayo talaga natutunan kung paano ayusin yung ating video, yung mga certain topics, yung structure po ng ating video content. Kaya po expect na mayroon po mga improvements sa atin po mga gagawin na mga topics and yung ating delivery, yung ating content itself, no. And kudos po sa House Creatives and of course kay RTD, no, ang atin pong ang head po na ng House Creatives. Of course, in terms of psychology kay Coach Russ, no, transformational Coach Russ, if you know him, you can follow him, no. Kung narinig niyo po dito, no. So yon. Pagdating po sa mental aspect. Ako bagamat even sa side ko, no, nakikita niyo ang dami kong libro, ang dami kong mga na-attend na seminars before, ganyan-ganyan. Pero constantly nagle-learn pa rin kasi ang learning naman talaga continuously, no. In fact, habang nabubuhay tayo, we continuously learn. At meron ngang mga certain kasabihan na the more you know, the more you need to know. Di ba? May ganun siya. Kaya wala pong katapusan ang pag-aaral, wala pong katapusan ang learning, no, continuous learning. Sa atin po, maybe ako meron akong certain knowledge, skills na alam na hindi niyo po alam. Ganun din naman po kayo, no. Meron kayong certain knowledge, skills na hindi ko rin alam. Kaya nga, ang nabubuhay ang tao sa bawat isa, no. So mutual po ang bawat isa. So kaya po yun, hindi po porket magaling ka sa aspect na to ikaw na yung dominant na sa ano, no, sa iba pang aspect, no. Hindi ganun, no. So iba-ibang kagalingan ang meron po tayo. Okay, Ken W, okay, you're welcome. Victor Halorina, okay, welcome. Okay, 5 minutes to go. Okay, sa aking bayaw, good morning. Okay, sa San Jose del Monte, and shout out sa akin pong pamangkin na kay Cheska, birthday nila ngayon, and even sa akasin ko kay Lorena, okay, birthday niya rin ngayon. Happy birthday. At sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw, happy birthday po sa inyo.
Kung mababawi po ba ang nahulog lahat po, kaya ito sir, at sir, baka may maalok ka na property sa akin, pag-ibig loan sana. Sir, coordinate nyo po sa developer and yun nga po, pwede nyo po i-consider ang mag-message, mag-email po sa DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Pwede nyo po i-type po yun. Kumbaga, ang DHSUD po, yan po yung formerly HLURB, no? Housing Land Use Regulatory Board. Yan po yung dati, no? Kung saan, kung meron po tayong mga certain concerns, pwede po nating i-message po sila. Kay Kuya Ruel, question, kailan malilipat sa name ng buyer na ang real property tax o milyar na nakaname pa sa developer? Kapag nalipat na yung title. Saka i-update po yun. So, ano po yun eh? Related po yun eh. Yung title, saka po yung tax declaration. So, pag na-amend na yun, doon na po sa ma-amend na rin po yung ating pangalan doon sa amilyar. Bagamat kapag nagbayad ka naman, yung resibo, nakapangalan naman sa'yo yung resibo. Diba? So, kasi yung mother ko, yung binabayaran niya na property, hindi sa kanya nakapangalan kasi hindi pa nalipat yung title. So, siya naman yung nakalagay din sa OR. Okay, I think may mga pahabol pa ba? Okay. Mm-hmm. So, I think nasagot naman natin lahat. No? We still have 3 to 4 minutes to go para po mag para po sa ating live stream. Anyway, share ko na lang din ang ano bang ma-share ko na insights, no, na naisip ko right now, no. Marami kong gustong i-share na idea. Pero siguro ang isang key, no, sa tagal ko na rin siguro sa real estate, saka sa mga nasimulan natin na negosyo, no. Ako ang nagsimula talaga ako sa networking 2009. That was 15 years ago, no, 2009. Wala akong pinagsisisihan doon sa mga failures ko nung dati-dati pa, no. Malaking nakatulong. Bagamat, of course, syempre, may mga nilabas kang pera before, tapos nagkaroon ka ng mental challenges. Kasi nga, syempre, pag networking ka dati, parang ang hirap mag-recruit, so marami kang mental challenges. No? Pero yun, 15 years ang nakalipas, masasabi ko na isa yun sa mga best experiences ko sa buhay na kung saan marami akong na-meet din ng mga tao, na like-minded people. So ang tinetreasure ko doon yung experiences and yung learnings, no, especially yung about sa mindset. Kaya yun ang nakatulong din sa akin siguro sa mga napagdaanan ko sa iba-ibang aspeto na mga sinimulan namin, no, kasi from networking to traditional business and then even insurance, nagsubok pa nga ako before, and then hanggang sa napunta sa real estate. So, kumbaga, ang masasabi ko na lesson sa pwede nating matutunan is nandito ka for long term, 'di ba? Kapag ang mentality mo ay long term, meaning to say, meron kang ability to adjust, meron kang ability to move forward, may ability ka na bumangon kung ikaw ay nadadapa kasi long term eh, 'di ba? Kaya mainam sa mga bata na nagsimula ng 20 o maybe mga teenager pa lang. Ako nagsimula ako if 1984. 25 ako noon, no? So masasabi ko kung sa ngayon bata pa ako noon, no? Pero hindi mo talaga masasabi na bata pa ako, hindi ko pa kailangan 'yan, hindi ko pa. No. It will take a lot of years bago mo ma-achieve yung certain level of success. Kaya kung ano man ang edad mo, magsimula ka. Pero hindi rin naman ibig sabihin noon na kung halimbawa may edad ka na ngayon ay wala ka ng pag-asang umasenso. Okay, maraming cases 'yan na may edad na sila, that's the time na kumbaga doon nila na found out yung ano, no, yung kanilang certain level of success, no. Maybe best example is KFC, si Colonel Sanders, no, kahit basahin niyo at 60 years old na, senior citizen na nung talagang na-found niya yung KFC, and a lot of restaurants pa ang kanyang inoperan ng kanyang chicken recipe. Ang dami. Hindi ko lang ma-remember yung figures kung ilan yung restaurant na pinuntahan niya, in-approach niya to sell his chicken recipe. Ang dami niyang rejections, and until such time may naniwala sa kanya. So meaning to say, sa journey natin, kung anumang career ang ating tinatahak, no, or kung negosyo na ating tinatahak, marami tayong pagdadaanan na struggles, disappointments, rejections, 'di ba? Talagang madadown ka. Pero yung iyong grit, yung iyong patience, persistence to move forward, yun ang makakatulong sa iyo para malampasan mo lahat 'yon.
But yung mga challenges na yun, yung mga disappointments na yun, yung mga rejections na yun ang magpapa-stronger sa iyo. Mentally, emotionally, spiritually, especially spiritually, no. So mas magkakaroon ka ng mas stronger faith pa, 'di ba? Na hindi nakasalalay sa sarili mong kakayahan kung hindi nakarelay ka sa anumang grace, anumang wisdom na magmumula sa ating Poong May Kapal. So, yan ang masasabi ko siguro, especially sa mga bata sa kanilang 20s, no, na maging wise tayo sa ating time. I-maximize natin yung every single day natin. We play pull out. We give our best every single day. Kasi yan ang mag-accumulate through time. Yung days, nagiging weeks, nagiging months, and nagiging years. At through time, nadidevelop ka at nahuhone ka in who, kumbaga sinasabi ko nga, who you become as a person. Diba? Mas naging stronger ka ba? Mas naging better ka ba as a person? Diba? Doon tayo mag-concentrate. Kasi yun ang nag-create ng certain skills, nag-create ng certain income level para sa'yo. Ikaw yung nag-create nun. And the more you become better, diba? The more na mas marami kang alam, the more na pwede kang kumita ng mas malaki. Diba? Especially of dealing with people. So, yun po yung ating itatak sa ating isipan na we need to think long term. We are in a long term game. At kung maybe nasa 50s or 60s ka na, may panahon ka pa, may pag-asa ka pa para matupad ang iyong mga pangarap. Again, ito po si Ralph Roger Tagaw na nagsasabi po sa inyo na ang pinaka-best investment na pwede po nating gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop po ang ating tamang mindset, i-improve po ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng self-confidence sa ating mga sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating Poong May Kapal. Yan po ang ating maging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Magandang araw po sa ating lahat. Bye guys! See you!